guys, it's me once again, ang inyong kapitbahay. We are here to make a video for tipid tips ngayong panahong tayo ay gipit. Ayan. Kanina po pumunta ako sa isang supermarket, may mga vegetable doon na mga Chinese vegetable siya. Alam niyo yung nilalagay sa pansit, yung mga maninipis na parang bataw, paborito ko yun eh. Tapos yung mga mushroom, mga baby mushroom, may mahaba, may mga bilog-bilog, lahat. Ayun, mamaya makikita ninyo, gusto ko magluto kasi nung ganun. Walang sahog. Kasi nga, nagtitipid ako. Bukod sa wala akong pambiling sahog, nagtitipid ako. And I'm trying to eat healthy na rin. Ayan. So, tuturuan ko kayo kung paano natin gawin yung pansit na yon nang walang sahog. It's only gulay and the pansit. Yeah, I have ginisa mix, siguro. Bahagyang toyo. Siguro yun lang. So, let's go. Panoorin natin kung paano ko gagawin ang pansit na ito. Tara! Alright, here we go. Hiniwa-hiwa ko ang aking sibuyas. Ayan. Gusto ko sa sibuyas na hiwa yung maliliit. Ayan. Kung sa bagay, di naman tatanggi yan, di ba? Kung anong hiwa yung gusto mo. Basta ako gusto ko yung maliliit. Tapos meron ding bawang. So, the more bawang siguro mas masarap, no? But since yan lang yung bawang ko, so tama na yan. Tipid nga tayo eh, di ba? So, ito pala yung mushroom. Dalawang klaseng nabili kong mushroom. Ito, yung isa, yung may bilog sa dulo. Alam niyo ba kung magkano yan? It's only like 2 dirham. Tapos yung parang maninipis na yon na mukhang toge, pero ano rin siya, mushroom din siya na mahaba. Alam niyo ba na iyon ay only 1 dirham and 75 fils. So, not bad, diba? Para makagawa ako ng pansit na gusto ko yung mga isasahog ko. At eto namang parang bataw na to na maninipis. Sobrang nipis. Favorite ko din to eh. Masarap ko talaga sa pansit. It's only like 2 dirham and 50 fils. At eto namang carrot, it's like only 75 fils. So, mura lang talaga yung inabot ng mga pinamili ko guys. Kasi kung ano lang talaga yung sahog ko, yun lang yung binili ko. Kaya, medyo nakatipid ako. Hindi ko kailangan bumili ng sobra, diba? Yung kung ano lang yung sakto. Ito namang katamtamang bell pepper. Siguro ganun lang din, mga 80 fils. 75 pills, hindi ko matandaan, pero mura lang talaga. Ito namang bihon, yung 1 kilo nito, it's only 4 dirham. So, kalahati yung kinuha ko, so it's only worth 2 dirham na yan, no? Lagyan ko na rin ng tubig itong bihon para mababad na. So, mamaya, pagkagisa ko ng gulay, madali na siyang maluto, hindi na magtagal. Ayan po, na-slice na natin lahat ng ating mga gulay. Dalawang klaseng mushroom natin, no? Bell pepper. At saka yung bataw. So, mga favorite ko talaga yan. Grabe. Tapos, ready na rin ang carrots, bawang at sibuyas. So, let's go. Mag-isa na tayo. Painitin lang natin ang mantika. Then, ilagay na natin ang ating bawang. Ayan. Medyo papulahin natin ang bagya. Pagka siya ay mapula na, pwede naman natin na isunod ang ating sibuyas. Okay. Tapos mamula-mula rin ang sibuyas. Continuous na po yan. Pwede na po natin ilagay ang ating carrots. Ilagay na po natin ang ating carrots. Mag-isa. And then after that, pwede na natin ilagay ang mushroom. Yung mushroom na medyo malalaki. Kasi medyo matagal siguro yung maluto. Ayan. Tapos, isunod natin itong kulay green. Guys, comment down below nga kung ano yung tawag dito sa kulay green na to. Kasi talagang hindi ko alam kung anong tawag dito. I forgot, nasa dulo ng dila ako. Hindi ko talaga maalala. But anyway, basta favorite ko yan. Yun lang yung alam ko. Inilagay ko na rin guys yung malatoging mushroom. Favorite ko din yan. Lahat naman favorite ko eh. Ayan. Siguro guys, alam nyo yung gastos ko dito. More or less only 12 dirhams. Talagang as in, na
ma-maximize ko yung mga gusto ko sa halagang 12 years, di ba? Tapos healthy pa siya. Hindi ko na siya kailangan lagyan pa ng meat. Yan. Yan pa lang, sold na ako. Okay na sa akin. Yung magic syrup ko pala, guys, alam nyo ba na kalahati lang yan or wala pa? Kasi ayoko masyadong gumagamit ng mga seasoning kasi alam nyo na anti-aging, bawal na sa akin yung mga masyado rin maalat. Nilagyan ko na lang ng maraming paminta, so para medyo spicy siya. Ayan, tapos yung soy sauce niya, iyan na yung pinangalat ko, yung soy sauce. Actually, hindi na rin talaga pwede sa akin yung mga soy sauce niyan kasi pag minsan tumataas yung dugo ko, minsan. Ayan, kaya ayoko, iniwasan ko sana. Tsaka yung mga karne, hindi na rin. Inahon po muna natin yung ginisang gulay para crunchy siya. Kasi kapag ka nag-stay sila together kasama nung pancit, medyo nalalabog na. So ayan, lutuin natin na mag-isa tong pancit. Then kapag ka okay na yung pancit, saka natin ibalik yung gulay. Ayan. Medyo siguro pagka bahagya-bahagya ng natuyo, ibabalik natin yung gulay na inihango natin. Ayan. Para hindi masyadong matanggal yung sustansya ng gulay, di ba? Medyo half-cook. Ayan. Alright. Andito na ang ating pancit. Luto na. Tcharan! Maraming salamat, guys. Thank you for watching. Ayan, meron na akong hapunan, tanghalian at almusal. Ayan, for only 12 dirhams. Thank you, guys. Until next video.